Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At dobleng paggalang po sa ating bilabid minamahal na pastor, gayon din po sa kanyang mga bilabid children. Magandang tanghali po sa inyo, ganun din po sa mga naririto at sa mga nanonood po ng webcast. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord! Ako po ay magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kung papaano po ang mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dito sa gawain at kung papaano po ako binago sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nung wala pa po ako sa gawain na ito, isa po ako sa napakagulong buhay. Mula pagkabata, ako po ay ano po, yung pong wala pong tinagis ng ama, sabi po ay putok sa buho. Subalit po, nagtatanong po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus nung ako'y bata pa, dahil nakaranas po ako ng kalupitan. Dumating po yung panahon na sinasabi ko po, tinatanong ka po sa kanya, bakit mo ako ginawang tao? Hanggang sa ako po ay nagkaasawa, na hindi po naging maganda ang naging buhay ko rin po sa akin na pangasawa. Mayroon po akong tatlong anak. Yung pong aking tatlong anak, dalawang lalaki, isang babae. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po naging maganda na hanggang sa nahiwalay po ako, naging single parents po, hanggang ako po ay natuto pong magrebelde. Bata po ako, nagre-rebelde na ako dahil wala po akong kinagis ng ama. Dumating po na lahat po ng bisyo ng kalalakihan. Nagawa ko po yun. Ang paninigarilyo, dalawang kaha po yan sa isang araw. Naghahanap buhay ako, yung sobra sa kinikita ko, kasama na ang bisyo ko. Andyan na yung giinom ng alak, nagsusugal, at ang drugs na 9 taon po akong nagsasyabu. Nagtatanong po ako noon, dahil ako po ay naghahanap na rin po ng katotohanan. Sa iba-iba pong klaseng reliyon, gusto ko na rin pong magbago, napapagod na rin po ako. Alam niyo po, may nag-share po sa akin na kapatiran, sabi niya, bakit hindi mo subukan dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Sabi ko, pare-parehas lang din yan. Dahil sa dami ng naaatinan ko, kahit na anong ibang born again pa, sabi ko, 1 linggo, 2 linggo, pinakamatagal ng 1 buwan, babalik ako sa bisyo ko. Pero dumating yung kapaguran ko na po sa nangyayari sa aking buhay. Sumama po ako sa kanya sa Amoranto. Pagdating po dyan sa Amoranto, wala na po akong tigil. Bakit po ako iyak ng iyak? Hingi po ako ng hingi ng sorry sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nung ako po ay binautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kahabagan po, kinahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Ang lahat po ng bisyo ko na yan, instant po yan, tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Salamat, mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, glory to God. At sa kagalingan naman po ng karamdaman, meron po akong pamangkin na hindi pa po yan saved. Nasa PGS po siya noon, meron po siyang stage 3 na cancer. Sabi niya po sa akin, ikikemo daw po siya, unang kemo niya. Sabi niya, ang virus daw po sa katawan niya, 4,800. Ang sabi niya po, ikikemo daw po siya. Pag daw po hindi man lang daw po nangalahati yon, sabi niya, tatanggalan daw po siya ng matres. Sabi ko, ang picture po niya, pinalelehans ko po dito sa gawain, sa unang dalangin ng bilabid pastor. Nag-aayuno po ako, magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Paglabas mo dyan, magpabautismo ka, maglingkod ka sa mahal na Panginoong Yesus, sabi ko po sa kanya. Tapos po, kinemo na po siya. Yung 400,800 po na virus na yan, 800 na lang po ang natira. Kaya po hindi po tinanggal ang matris niya. At meron na po siyang 2 anak ngayon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pinagaling po siya ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus
na meron yung pong aking anak na lalaki, na siya po ay masakit na masakit po yung kanyang tiyan. Talaga pong halos sumuot po siya sa ilalim po ng kung saan po siya makakalusot sa sobrang sakit. Dinala po namin sa ospital dahil sobrang sakit po. Tapos po, ako po ay ang aking pong bunsong anak. Meron po talaga yung ano po, meron po siyang sakit sa puso. 3 years old pa lang po siya. Tinaningan na po siya ng doktor na hindi po tatagal ng 1 taon. Subalit kinuha rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit 23 years po siya nung kinuha ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ginugtungan po ng mahal na Panginoon ng 20 years yung anak ko na yan. Pinasasalamatan ko po yan kasi kung hindi ko po siguro natagpuan ang gawain na to na binago ako, namatayan ka ng 1 anak, naiisang babae, hindi ko po alam kung saan ako pupulutin. Alam niyo po, yung anak ko naman po lalaki, masakit na masakit po yung tiyan. Dinala po namin po muna sa, dyan lang po sa, hindi, wala pa po sa ospital. Ang sabi po, dali na raw po sa ospital, baka daw po bato sa bato at ipa, ano daw po yung tiyan niya, ipa-ultrasound. Pagdating po sa ospital, talaga pong sobrang sakit ng tiyan niya. Pinabibili po ako ng gamot po. Habang ako po ay naglalakad palabas doon, ang iyak ko po sa mahal na Panginoong, kahabagan mo po ako. Nawala na po ang aking babaeng anak, mahal na Panginoong, kahabagan mo po ang aking anak. Sabi ko po, baga, ako po ay ganun ang takot dahil kawawala lang po ng aking anak na yon na babae. Kaya po, ganun na lang po ang iyak ko sa mahal na Panginoon. Tapos, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagbalik ko po doon sa ward na masakit po yung tiyan niya. Nakita ko po siya, galing na po siya sa CR. Sabi niyang ganyan, nanay, wala na. Sabi ko, ang ano yun? Wala nang sakit. Bakit? Ano nangyari? Hirap na hirap po akong umihi. Tapos pag-ihi ko po, sabi niya, may tumalsik. Sabi niya ganyan. Tapos yun, nakaginhawa na ako. Kaya salamat, mahal na Panginoon, kinalabas mo. Kung pati po yung sabdo, salamat po, mahal na Panginoon, sa kaagarang pagtugon mo po. Hallelujah, praise the Lord. Sa unat na langin ng beloved pastor, salamat, mahal na Panginoon. At pasasalamatan ko rin po, huwag niyo lang po akong gagayahin. Matagal na po akong dumadalo sa gawain. Subalit, umiinom po, pa rin po ako ng gamot. Meron po akong high blood po ako na meron po ako sa umaga, meron po sa gabi na iniinom ko. Mataas din po ang cholesterol ko, may iniinom pa rin po ako. Mataas po ang sugar ko, may iniinom po akong gamot. Inom po ako ng inom ng gamot, nagsasawa na rin po ako sa ikay, inom ng gamot. Hanggang sa nung huli po, nagkaroon po ako ng osteoarthritis na halos hindi po ako makalakad. Tapos po, pumunta po ako ng Pampanga, nag-ayuno po ako doon. Meron po ako narinig na patutuo na nasagasaan po yung kanyang paa ng truck ng soft drinks. Nakita ko po yung pantalon niya, talaga pong gutay-gutay po. Nakita ko po yung, pinakita niyo po yung x-ray ng una niyang x-ray. Talaga pong busog ba, yung x-ray po ay basag po yung mga buto. Subalit, kahabagan ng mahal na Panginoon sa unat dalangin na pinananalangin, nakita ko po siya na tingkod-tungkod na lang po at ipinakita niya po yung bagong x-ray niya. Pinagdugtong-dugtong po yun ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nahihiya po ako sa mahal na Panginoon nung nakita ko po yun. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ako nagre-release ng pananampalataya sa iyo. Ilang taon na ako dito sa gawain po. Subalit, hindi po ako nagre-release ng pananampalataya. Tulungan mo ako, mahal na Panginoong, bibitiwang ko lahat ng gamot. Sa iyo po ako magtitiwala. Alam niyo po, bibitiwang ko po lahat ng gamot na yan. Hallelujah, praise the Lord. 2 taon na pong nakalipas. Nakakalakad ako ng maayos. Hallelujah, yeah, praise the Lord. Hindi na po ako nagpa-check up. Maayos po ang pakiramdam ko. Kaya salamat, salamat, mahal na Panginoon, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Mula sa isang basahan, mahal na Panginoon. Hallelujah, pinulot mo ako. At sabi ko pa nga po noon, ang buhay ko po ay napaka-gulo at napakahirap po ng aking buhay. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Subalit nung nasumpungan ko po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, nagkaroon po ako ng kaginhawahan. Hallelujah, praise the Lord. Nagkaroon ako ng Ama na nasa langit na kumakandili sa akin sa lahat ng pangangailangan ko. Nagkaroon ako ng mga kapatid, hallelujah, sa gawain na ito. Kaya salamat, salamat, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At ang bahay ko na dating parang kulungan ng kalapate. Sabi ko nga, trabaho ako ng trabaho, lahat yata ng trabaho pinapasok mo na. Pagtitinda, gawat dahil po wala naman po akong pinag-aralan, andyan po yung nagtitinda, andyan po yung nagmamanicure lahat po. Subalit ganun po ng ganun lang. Subalit sa ngayon, kinahabagan ng mahal na Panginoon, nagkaroon na po ako ng sariling ilaw at tubig. Hallelujah. At ang bahay na kalapati, sabi nga po, kahabagan, ginawa naman po niyang third floor. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po kalugihan ang mapunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mayroong Diyos na buhay na kumakandili. Hallelujah. Kaya't man ang pinakamataas na papuri, pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang, dakila naming Ama, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Thank you so much, dearest Jesus.